Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagsaservisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalaing tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa napaka-responsable nating mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Ako naman po si Jules, nagbabalik sa Radyo Migrante. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig ng isang masaganang Pasko at manigong bagong taon. Tara, at pagnilayan natin kung ano nga ba ang kahulugan ng Pasko para sa ating mga migranteng Pilipino. Samahan nyo kami sa ating episode 41 ngayong December 24, 2023 at ating alamin kung ano ba ang itsura ng Pasko para sa mga ordinaryong Pilipino sa ngayong mga kasalukuyang issue na kinakaharap ng ating mga kababayan. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ng isang awit galing kay Ariel Rivera, pero Budot sa remix. At syempre, hindi matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapakikinggan natin ang interview with Ariel Siagan, ang incoming pastor of Asbury and West United Church in Toronto, PhD candidate in theological studies, at ang former chair of the Filipino Network in the United Church of Canada. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA. Ang ganda ng topic natin na this week. Napaka-exciting. So simulan na natin. Para sa ating top 4 news this week, para sa unang balita from Inquirer, another damage suit filed versus two SMNI hosts. Nag-file ng civil complaint ang former Bayan Muna representative and chair na si Teddy Casino against Sunshine Media Network International o SMNI. Itong mga host na sila Lorraine Badoy at si Jeffrey Celis, nag-file po ng complaint sa Makati City Regional Trial Court over claims of red tagging. Ayon kay Casino, gumawa ng mga malisyong pahayag sa publiko sina Badoy at Celis patungkol sa kanya. Siya ay sinisiraan, maling inakusahan ng mga krimen at iba't ibang illegal na gawain at binansagan siyang kriminal ng mga SMNI host na lumalabag sa Articles 19 hanggang 21 ng Civil Code. Sinabi rin ni Teddy Casino sa isang interview with Christian Esguerra na umabot na sa punto na namiligro ang kanyang buhay kung saan nakatatanggap siya ng death threats dahil sa mga maling akusa sa kanya ng SMNI hosts. Ayon sa National Union of People's Lawyers, quote, "These statements are false, malicious, and are clearly intended to malign Teddy and his organizations, Bayan and Bayan Muna, and subject him to physical harm and ill repute. Red tagging, terrorist tagging, and labeling a person as an enemy of the state is a precursor to extrajudicial killings, enforced disappearances, and trumped-up charges," unquote. Although magandang balita ito, no, dahil matagal nang gawain ito ng SMNI, dapat pa rin nating alalahanin na ang SMNI ay binuo noong panahon ni Duterte. At ayan nga, meron pa siyang sariling show sa loob ng SMNI. Kaya mapapaisip talaga tayo kung ito nga bang pag-suspend sa SMNI ay may kinalaman sa pagkakabiyak ng unit team. Ito ba ang version ng pagtuligsa sa mga media na hindi pabor sa kasalukuyang gobyerno? At para sa pangalawang balita, mula sa Karapatan. Karapatan decries arbitrary blacklisting deportation of Filipino Swiss activist. Kinondena ng Karapatan Rights Group ang arbitraryong pagbablacklist at pagdedeport kay Edna Becher, isang kabataang Filipino Swiss na lumipad papuntang Pilipinas para sanay makasama ang pamilya at mga kaibigan ngayong holidays. Ngunit ang naabutan niya ay political na pag-uusig mula sa Philippine Immigration Authorities. Noong December 7, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Becher sa NAIA Airport, kung saan siya ay 2 oras na dinetain dahil sa di umano'y nasa blacklist siya dahil sa pagkakasangkot sa mga aktibidad na kontra-gobyerno. Pagkatapos ay dineport si Becher pabalik ng Switzerland.
Ayon sa Migrante International, ang aktivismo ni Becher na lumahok sa mga kilusang panlipunan upang magkaroon ng pagbabago sa bansa ay hindi terorismo. Sinabi rin nila na ang tunay na demokratikong bansa ay dapat nang hihikayat pa ng aktivismo, hindi yung ganitong panunupil dahil sa hindi pagsang-ayon at pagpuna na lubha namang kailangan ng mamamayang Pilipino dahil sa lumalalang kalagayang sosyo-ekonomiko. Pangatlong balita mula sa Migrante International. Migrants Day, Pinoy migrants face government neglect amid labor export. Iniulat ng Migrante International ang mga isyu na kinakaharap ng mga overseas Filipino workers at mga Pilipinong migrante sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. na patuloy na pinaiiting ang pagpapatupad ng labor export program. Isa rito ay ang pagsasawalang bahala sa demanda ng mga Hong Kong OFWs ng hustisya laban sa former Cebu City Councilor Prisca Nina Mabatid, CEO of PCVC Opportunities Abroad at Pinoy Care Visa Center na humaharap ng human trafficking charges. Bisitahin lang po ang Migrante International website para mabasa ang mga natitira pang mga isyong inilantad nila. And lastly, ayon sa Committee to Protect Journalists o CPJ, from October 7 hanggang December 21, umaabot na ng at least 68 journalists ang pinaslang sa Gaza. Ito ay binubuo ng 61 Palestinian, 4 Israeli at 3 Lebanese. Habang 15 journalists naman ang injured, 3 ang nawawala at 20 ang inaresto. Marami ring kaso ng assaults, threats, cyber attacks, censorship, and killings of family members of journalists and media workers. Ang balita nga ng CPJ, mas marami pa ang bilang ng mga pinaslang na journalist sa Gaza in 70 days kaysa sa bilang ng napaslang na journalist sa isang bansa sa loob ng isang taon. Nababahala din ang CPJ tungkol sa isang klarong pattern sa pag-target sa mga journalists at kanilang mga pamilya ng militar ng Israel. Ang kalayaan ng pamamahayag ay napaka-importanteng parte ng demokrasya, lalo na sa panahong matindi ang panunupil at pang-aapi sa mga mamamayan. Ang pagpaslang sa mga journalist at media workers ay isang malagim na krimen sa digmaan na dapat ay panalagutan at bigyan ng hustisya. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. At ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po ulit, ako si Julie, bringing you today's segment of ang ating kasaysayan. Tara, let's learn more about our history and remind ourselves that history is not just information about the past, because history is a way for us to learn more about our culture and to get to know more about ourselves as Filipinos. Para po! Ikaw ang nakatabi. Bayad po! Diyan lang po sa may kanto. Alam niyo ba na ang mga jeep ay ano, matitrace natin mula pa noong 1940s sa occupation ng mga Amerikano sa Pilipinas. It was first known to carry 4 people lang na ginamit ng American military forces. Apat lang, ilan na makakasya mo ngayon? Maliit lang kasi. Maliit lang siya noon. Yeah. Kasi kaya feeling ko umabot ng 10 each side. Kaya 24. 24. Kaya 24 range. Maraming nga. Oo, pag mahaba-haba yung jeep. Oo nga, mahaba, pahabaan na ngayon. Tapos noon, nung mga 1950s na yun, nagsimula na yung innovation. Nagsimula ng improve. Doon pumasok yung Saraw Motors na sila yung yung pioneer na nag-design at nag-remodel at nag-upsize din na mula sa 4-seater jeep hanggang sa umabot na ng 22 passengers. 22. So yung plus 2, yung pag talagang siningit mo na, or yung upuan sa may gitna, yung sa may likod ng driver. At saka yung mga nakasabit. So technically, kaya nating maglagay 27. Bukod sa ito ay mga metal na sinasakyan natin, ginagamit natin sa transportasyon,
ang mga chimney rin ay nagsasalamin ng Filipino identity. So ano-ano yung mga maliliit na bagay na makikita sa loob at labas ng chimney na masasabi nating isang simbolo ng pagiging Pilipino. Yung mga painting ng laging merong kabayong tumatakbo somewhere. May kabayong tumatakbo. Kabayong may pakpak. May kabayong pakpak. Meron ding mga maliliit na mga santo, mm-hmm, at saka mga rosary dun sa may harap mismo ng jeep. Mm-hmm. So dati pa uso na yung coats. Mm-hmm. Ano yung naalala niyo mga coat dun? Ako isa yung your credit is good but we need cash. Tapos meron pang isa, who does not pay. Tapos meron pang isa, basta driver. Sweet lover! So makikita natin na ang jeep talaga ay para sa masa. Ano nga ang sinasabi ng masa tungkol sa modernized jeep na ipinapalit sa traditional na mga jeep? Unang-una, mga naririnig natin yung mismong disenyo ng modernized jeep, no? Kasi pag nakita nyo rin yung photo, talagang enclosed space na siya kumpara doon sa jeepney na mga laki ng bintana, presko. At saka mahal ang modernized jeep, quote-unquote. Kapag ikukumpara natin to sa isang traditional jeepney, which costs between $4,900 to $1,500 or 200,000 to 600,000 Philippine pesos, a modernized electric or eco-friendly variant can cost up to $60,000 to $65,000, which is 2.4 or 2.6 million Philippine peso. Mahal. Grabing mahal naman nun. And dahil sa mahal yung jeep mismo, ang mga operators, mapapuwersa silang itaas ang presyo ng pamasahe. Ang sinasabi nga sa University of the Philippines sa kanilang analysis, maaaring umabot ng 35 pesos, no? Ang pamasahe na masakit. Masakit sa bulsa ng masang Pilipino. Tapos, kaya papalitan ay dahil maganda raw tingnan. Para kanino ba yun? Ayun na nga, diba, kung talagang titingnan natin kung paano mahihirapan yung mga driver at yung mga commuter, talagang mapapatanong ka. Does it matter kung magandang tignan kung hindi naman kayang i-afford ng mga masang Pilipino? So, kaninong mga mata ang iniisip nila? Kundi para sa mga turista? Hindi ba dapat ang prioridad ay ang kalagayan? At anong mga kabubuti para sa masang Pilipino? Meron ding mga dahilan. Ito actually ang main reason na sinasabi ng gobyernong Marcos Jr. kung bakit pinupush nila ang modernization ng jeepney ay para daw ma-reduce ang carbon emissions. Pero kung titingnan natin kung gaano ba talaga karami ang jeepney sa Pilipinas, ayon sa sa statistiko ng ni-release ng University of the Philippines, ang mga jeep, 270,000 sa kabuuang dami ng pribadong sasakyan sa Pilipinas na umaabot ng 12.25 million. Diba, kakapiranggot lang yan. Kung gusto talagang paliitin ang carbon emissions, kailangan gawa ng paraan ang pagbawas ng private vehicles sa Pilipinas or pag-encourage na gamitin ang mga public transportation. So, paano ba naman i-encourage na gumamit ng public transportation kung, ayan na naman, mas pinapahirapan mo ang public transportation sa Pilipinas. Hindi mo pinupondohan, hindi mo pinagagaan, at talagang pinababayaan. Kaya naman pala, ang jeepney strike o jeepney tigil pasada ay suportado ng mamamayan. Maraming maapektuhan, parehong mga driver at mga pasahero, karamihan ay mga ordinaryong Pilipino pa. Ang grupong Manibela, Piston at Laban TNVS ay sinusuportahan ng 100,000 na driver at operator. Kasama na diyan ang 40,000 sa Manila. Sabi nga ng Manibela President na si Marvel Buena, quote, "Ito na yung pinakamalungkot na Pasko. Mas malungkot pa nung panahon ng pandemya
Dahil nung panahon ng pandemya, ang nagtatanggal sa ating kabuhayan ay ang sakit na tulad ng COVID. Pero ngayon, mismo ang gobyerno, mismo ang Pangulo ang nagtatanggal ng ating kabuhayan na dapat siya ang nagbibigay sa atin ng trabaho. End quote. At ayan po ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share niyo yan sa aming Facebook page. Hanapin lang ang Radyo Migrante and join us again next week para sa marami pang pag-aaral ng ating history. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako si Jules. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ang featured song natin ngayong episode ay Sana Ngayong Pasko by Ariel Rivera na remix ni DJ Rafsky. Itong awit na ito, walang hinding humahagulgol ng mga migranteng Pilipino kapag naririnig nila ito. Kasi the way it is written talaga is filled with longing eh. Damang-dama ang lamig ng panahon at pangungulila sa pamilya. Kung saan sana nasa Pilipinas kapag tuwing bisperas ng Pasko, kasama ang mga mahal sa buhay. At dahil medyo nga nakakahabag sa loob itong awit na ito, ang ibibigay po natin at ang papakinggan nating version ng Sana Ngayon Pasko ay ang remix version ni DJ Rafsky. Guwapo na. Okay, so ito. Lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radyo Migrante 105 FM. Maligayang Pasko po para sa ating mga migranteng Pilipino! At para sa ating pulso segment, pakinggan natin ang saloobin at Christmas wishes ng ating mga kababayang Pilipino. May pamilya pa po ba kayo sa Pilipinas? Meron, dami. Pong mensahe niyo para sa kanila para sa darating na Pasko. Ay, gusto kong maging masaya sila. Kahit ako walang makain, basta may makain sila. Nagpapadala po kayo sa Pasko? Sometimes, kapag meron, minsan meron, pag wala, wala. Ano po ang inyong wish ngayong Pasko? Ako si Mimi ng Luz Biminda Migrante Hong Kong. Wish ko ngayong Pasko ay magkaroon na ng pamatagalang trabaho sa Pilipinas na nakabubuhay talaga para makauwi na yung mga OFW. Ako si Celine Gudjar ng Pinato de Salon Piumili sa Hong Kong, Migrante Hong Kong. Ang wish ko ngayong Christmas ay magkaroon na ng nakakabuhay na trabaho sa Pinas at nang makauwi na at makapiling ang mga pamilya sa habang buhay. Hindi na babalik sa pagiging domestic helper sa Hong Kong. Salamat po. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang opinyon at karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis, mga kababayan. Makakasama natin si Pastor Ariel Siagat, ang incoming pastor of Asbury and West United Church in Toronto at ang former chair of the Filipino Network in the United Church of Canada. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA. Para pag-usapan kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko sa kasalukuyang panahon ngayong ang ating mga kababayan ay marami isyong kinahaharap at sa konteksto din ng nagaganap na henosidyo sa Gaza. Ano? So,
Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan, ako po ulit ang inyong host, si Jules, sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina, pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Filipino. Makakasama natin ngayong hapon si Ariel Shagan, incoming pastor of Asbury and West United Church in Toronto, PhD candidate in Theological Studies, and former chair of the Filipino Network in the United Church of Canada. Welcome to Radyo Migrante, Pastor! We're so happy to have you here with us today. Pakibati naman yung ating listeners at pakilala ninyo ang iyong sarili. Hello po sa mga tagapakinig ng Radyo Migrante. Nagagalak po ako na kasama ako ninyo ngayon. Ngayong Kapaskuhan. Merry Christmas sa ating lahat at Happy New Year din. Ako po si Pastor Ariel Shagan. Kasalukuyan po akong nag-aaral ng theology sa Trinity College ng University of Toronto. Sa January po ay ako po ay pastor ng Asbury and West United Church dito sa Lawrence and Bathurst. Ang service po namin ay 10:30. Nako, nag-promote na ako. Go lang. yun po, kung nais po ninyong makipanambahan sa amin, ay welcome po kayo dito. Sige, puntahan na lang namin kayo sa sermon doon sa Sunday. Thanks for telling us and for letting us know. Yung una ko pong, my first question sa inyo is, it is often shared in Sunday homilies or sermons that this is the message of Christmas, which is Luke 4, verse 18 to 19. That says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Ano ang mensahe ng Biblia sa konteksto ng kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas? Yung passage na yan, yun yung sinasabing mission ni Jesus. No? Mm. Si Jesus yung nagsasalita dito sa passage na to, tapos nasa loob sila ng isang sinagoga nung binasa ni Jesus yan. At yung binabasa niya ay mga talata mula sa aklat ni Propeta Isaiah o ni Isaias. Ang naghahari-harian sa kanila ay yung mga tinatawag nating imperyo o yung empire. Alam natin yung Babylonian Empire, Assyrian, Persian, at nung panahon nga ni Jesus yung Roman Empire. So kapag, alam mo yung pakiramdam na may naghahari sa iyo, hindi ka malaya. No? Nagbibigay sila ng buwis, dahil kapag hindi sila nagbigay ng buwis dun sa imperyo, lagot sila, may parusa. So itong area nila sa Middle East, noon pa man ay highly militarized na, madaming sundalo, maraming gera, pero masagana ang lupa at madami silang huling isda at maraming tao doon. No? Kaya noon pa man, hanggang ngayon, extractive ang relasyon ng imperyo at nung mga nasasakupan nito. No? Extractive ang relasyon. No? Yung, kumbaga, yung empire ang kuha ng kuha sa, to the detriment ng mga kinukuhanan o yung mga nasasakupan nila. At itong Palestina noong mga panahon na yon ay sakop ng iba't ibang imperyo. Maisip niyo na, no? Ganun din sa Pilipinas. Yeah. Ano, noong panahon ng Espanya at Amerikano, merong colonizer at colonized. Extractive din ang relasyon ng colonizers sa mga colonized dahil itong mga colonizers, kinukuha nila yung mga sangkap, yung mga mineral, ginto, labor power, spices, no? Sa mga nasasakupan nila sa murang halaga, minsan pa nga libre. At makikita din natin yung pattern ng militarization ng mga imperyo. Kapag ang mga colonizers may project o kapag kailangan nila ng mas mataas na buwis sa bayan na nasasakupan nila o kapag kailangan nilang kumuha ng mas marami pang mineral resources, kailangan mag-deploy sila ng mas maraming militar. Bakit? Kasi yung mga taong nagre-reklamo, namumulat sila, nagkakaroon ng uprising kasi nakikita nilang, kitang-kita nila yung extractive na relasyon nila sa imperyo. No? Kaya ang mission ni Jesus, yan yung kumbaga immediate political social context nung
sinabi ni Jesus na ano nga yung sinabi niya? Ang sinabi niya ay, sige, ulitin natin. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is upon. Yan yung immediate na konteksto nung mission ni Jesus, no? Yung merong emperyo. Kaya ang mission ni Jesus, proclaim good news to the poor, liberty to the oppressed, proclaim the year of God's favor. Sa ibang translation, nakasulat pa nga na ang mission niya ay i-heal yung mga brokenhearted. Wow. Ay, hindi pala Valentine's ngayon. Merry Christmas pala tayo ngayon. Nakita mo ba yung emphasis nung sa mission ni Jesus? Ang emphasis ay yung tungkol dun sa suffering, o yung poor and oppressed, blind, brokenhearted. Kung susuriin natin, ano nga bang kabaliktaran ng mga kategory na ito? Diba, yung poor, may rich, yung oppressed, may oppressor. Yung imperyo, sila yung dahilan kung bakit naghihirap itong mga tao sa Palestina. Kasi ang economic model nila ay, katulad nga na nasabi ko, ay extractive. At ang treatment nila sa mga lumalaban sa kanila ay militarisasyon. So ang mission ni Jesus ay tanganan yung cost ng mga mahihirap at ng mga inaapi. Yung mission ni Jesus ay sa mga mahihirap at sa mga inaapi. At kitang-kita natin, laban siya sa mga nagpapanatili ng sitwasyon na may naghihirap at may mga inaapi. Kaya sa kanya, kung susuriin natin yung konteksto, immediate social political context ng mission ni Jesus, ito yung mission ng imperyo. Kaya para sa kanya, ang mission niya, labanan yung imperyo. Kailangan lang makita natin na itong si Jesus, ang mission niya ay para sa mga mahihirap. At siya ay laban o galit sa mga nagpapahirap sa mga tao. Hindi natin ma-imagine yun, no? Kasi minsan, ang utak natin, kapag hindi kritikal, umaayon tayo sa mga rason at programa ng mga may kapangyarihan. Nais mo, bakit kaya ganun? No? Kapag mayaman ka o may kapangyarihan ka, more often than not, tama ka. No? I think para sa migrating Pilipino, alam natin ang sakripisyo, no? Ng mga migranteng Pilipino, mga luhang pumatak, mga tinitiis na homesickness para lang may maibigay na ginhawa sa pamilya sa Pilipinas at para may pampasko sa mga kapamilya. At nangyayari ang pag-aalis sa ating bayan dahil ang namamahala sa atin ay hindi mag-garanti yung maayos na kinabukasan para sa karamihan ng mga Pilipino. Kaya ang misyon ni Jesus ay ipaglaban ang mga mahihirap. Sana din tayong mga migrante, no, mga kapatid nating migrante, lalong magpursigi na manawagan sa gobyerno ng Pilipinas para sa mas maayos na serbisyo, sa health, sa edukasyon, maging doon sa pamamahagi ng lupa, na pag-aari ng ilang hasyendero, sa pagkakaroon ng sariling industriya. Mahalaga ito para hindi na purasahang lumalabas ng Pilipinas yung pamilyang Pilipino. At ito din yung tinatawag natin pag-e-embody. Tayo mismo yung embodiment ng mission ni Jesus, no? Para naman sa mga kapatid natin Palestino, na kitang-kita naman natin na sila yung ginagawa ng genocide itong Israel na binibigyan ng pinansya ng Amerika at ng maging ng Canada. No, kita natin na ang misyon ni Jesus ay para sa mga naghihirap at hindi para sa mga nangaapi. At mga ang misyon ni Jesus ay Palestina sa ay para sa mga Palestina sa Gaza. Kasi sila yung kitang-kita nating aping-api. Kaya kung isa sa buhay natin ang misyon ni Jesus o kumbaga i-embody natin ang misyon ni Jesus, ito yung matapos na yung pagbobomba ng Israel sa mga Palestino. Kaya patuloy tayong manawagan, no? I-promote, i-posisyon natin ang ating mga sarili upang depensahan itong mga kapatid natin Palestino. No? Nakita ko sa social media, never or don't stop talking about Palestine. Ganun din, no? Ganun din sa atin, sa Pilipinas, don't stop talking about the issues about the Philippines. Isa sa mga madalas nating marinig na Christmas wish ay maatim ang kapayapaan. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ano ba yung itsura ng mapayapang Pilipinas o ng isang mapayapang mundo? Ah, parang tanong yan sa beauty contest, yeah. Ha? What is world peace to you? World peace. Exactly. So sa akin, yung kapayapaan, nakabase siya sa hustisya. Mm-hmm. No, peace based on justice. Kasi may kapayapaan na nakabase sa takot. Yeah. May kapayapaan din na nakabase sa fake news. Mm-hmm.
No, katulad sa Pilipinas, may kapayapaan, pero dahil takot ang ilan na magsalita, natatakot sila dahil baka mapatay sila. May kapayapaan, pero base yun sa hindi sila nagsasalita, hindi rin sila nag-uprising kasi takot silang mamatay. Kasi, at maintindihan natin yun, no? Kasi lalo nung mga nakakaraang panahon, yung mga lumalaban sa gobyerno, lumalaban sila kasi meron naman silang just cause. No? Yung mga aktivista nakikita natin, pinapatay sila. Kasi nagsasalita sila ng laban sa gobyerno. Yun ang kapayapaang nakabase sa takot. No? When I visited the Philippines in Cagayan, particularly sa Cagayan Valley, nakita namin yung komunidad doon hinaharas ng mga military dahil may mga naka-estasyon ng mga Amerikanong military. Yeah, mataas ang social unrest doon, specifically doon, dahil yung mga magsasaka, hindi nila pag-aari yung lupa. Tapos madaming asyenda, kumukuha ng trabahador sa panahong kailangan lang nila. Tapos parang ano yun eh, may tawag sila doon eh. Pero ang sistema ay kumukuha sila ng manggagawa sa panahon na anihan o taniman. Tapos babayaran sila ng kakalampot. I think less than a Canadian dollar. Walang social security kapag nagkasakit sila, walang pakialam sa kanila yung mga amo nila kapag hindi sila kumain, na walang trabaho, wala silang pakialam doon. No? So meron social unrest mataas, madaming mga nag-aaklas, no? Itong mga magsasaka, walang kasiguraduhan sa kanilang buhay. Mahirap ang buhay sa Pilipinas kasi walang kasiguraduhan, no? Walang napaka-uncertain. Lalo na sa mga mahihirap na nating kababayan. Kaya din lagi may tinatawag na social unrest. Ang response ng gobyerno ng Pilipinas sa ganitong sitwasyon minsan dahas, no? 'Di ba madaming aktivista ang pinapatay, madami ding nakakulong, pinapatay sila o kinukulong para wala nang magsalita. Kaya tulad ng sinabi ko, ito nga yung kapayapaang nakabase sa takot. Yun namang kapayapaang nakabase sa fake news, yung mga fake news na nagsasabing napakahusay ng Pilipinas kasi parang Singapore na daw. Nakita natin yung panahon ni panahon ni Presidente Duterte. At hanggang ngayon may mga ganun pa ring kumakalat na fake news na payapa daw sa Pilipinas, na maayos daw sa Pilipinas, na nakukondisyon yung isip ng mga tao na akala ng mga tao, ay, oo nga, no? Kasi kahit yung mga auntie ko, mga tita ko noon sa Pilipinas na akala nila parang Singapore na daw ang level ng Pilipinas. Pero so pinagkukwentuhan nila yun, no? Narinig ko. Pero hindi naman ganun ang ito. Ang layo ng Pilipinas, ng sitwasyon ng Pilipinas sa sitwasyon ng Singapore. So, akala ng mga tao na may kapayapaan kasi walang nagsasalita. Yun nga yung kapayapaan nakabase sa takot. Akala ng mga tao, maunlad na ang Pilipinas kasi yun ang sinasabi ng mga fake news katulad ng SMNI at yung NTF-LCAC, nagpapakalat ng kung ano-anong mga maling balita. Kinukondisyon nila ang mga tao, pero maraming mga tao hindi naman nila maluloko, no? Kasi ang tunay na kapayapaan ay nakabase sa hustisya, no? Ito namang kapayapaan na ito na nakabase sa justice o hustisya, mas long lasting ito. Makikita natin yung mga bayan o mga bansa na walang gaanong social unrest ay yung mga bansang maliit ang gap ng mahirap at mayaman. Ibig sabihin, natutugunan ng kanilang pamahalaan yung mga pangangailangan ng lahat, kahit mga yung kasiguraduhan katulad ng libreng ospital, pagpasok at sa maayos na paaralan, kahit hanggang kolehiyo, yung kaligtasan mo kahit maglakad ka ng gabi, nagkagarantiya yan ng kanilang pamahalaan. Maayos na mga kalsada, yung mga bayang o yung mga bansang ganyan ay may mga bayang halos wala o sa mababaw na salita, walang nagre-rebelde. Sa Pilipinas, kakaiba, may social unrest kasi madaming mahirap at alam natin na mahirap sila dahil hindi naman dahil tamad sila, no? O ayaw nila magtrabaho. Ang ugat ng kahirapan sa Pilipinas ay dahil hawak ng ilang pamilya ang mga lupain, talamak ang korupsyon, no? Kita naman natin yung... Natatandaan mo ba yon? Yung ano?
yung 11 million ba yun in 11 days? Yeah, ni... yung secret fund. Sara Duterte is a confidential fund. Confidential funds, yes. No? So makita natin, wala talaga sa kamay ng mga tao ang pera ng bayan. No? Hawak o ninanakaw ito ng mga mapagsamantala sa gobyerno. Malalim din ang ugat ng kawalan ng hanap buhay kasi wala tayong sariling industriya. No, ibig sabihin, saan ka kukuha ng trabaho kung wala kang gagawing industriya? Eh, ang Pilipinas, ang yaman-yaman natin sa mga mineral resources, maging sa human resources. Kung bakit wala tayong paggawaan ng pako o ng bakal o ng kotse, magandang itanong natin yun. No? Napaka-abundant ng mineral reserve natin at madaming tao ang pwedeng magtrabaho. Pero wala. Bakit kaya? Itong mga issue na ito, yung reforma sa lupa, pagkakaroon ng national industries, ito yung mga pangunahing pinag-uusapan sa peace talks. No? Magandang balita yun na, pero bantayan natin, no? Magandang balita yun na bukas ang dalawang panig ang gobyerno ng Pilipinas at ang National Democratic Front in the Philippines na pag-usapan ulit yung peace talks. No? Kasi mahalaga yung mapag-usapan yan kasi ina-address niyan yung ugat ng kahirapan. Kaya tayong mga migrante dito sa Canada, mga Pilipinong nasa labas ng bansa, ang panawagan natin, i-pressure natin ang gobyerno na patuloy na makipag-usap sa kabilang panig dahil lehitimo ang kanilang pinaglalaban. At lehitimo na, at deserve natin ang mapayapang Pilipinas. No? Kahit nandito na tayo sa lugar na malamig o mas meron tayong trabaho, may kasiguruduhan ng ating sa iba, no? Sa iba may kasiguruduhan kapag nagkasakit tayo, meron tayong mapupuntahang ospital, medyo matagal nga lang pero at least meron. Deserve ng mga pamilya natin sa Pilipinas ang mas maayos na Pilipinas. Deserve ng mga pamilya natin sa Pilipinas na makapag-aral sa government-funded na eskwelahan. Deserve ng mga Pilipino ang maayos na Pilipinas. At ang maayos na Pilipinas, hindi naman ito bumabagsak lang sa mula sa langit. No? Ito ay nililikha natin as a collective bilang mga Pilipino. At ang migranteng Pilipino ay may role na i-promote o i-pressure ang gobyerno natin na makapag-usap sa peace table, no, with the NDFP para matugunan yung ugat kung bakit walang kapayapaan o kung bakit walang kapayapaan ang nakabase sa Uskisha. Para sa inyo, Pastor Ariel, ano po ang mabibigay ninyong payo o gabay para sa mga kababayang migrante ngayong Pasko? Katulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko na lang, no, yung embodiment ng mission ni Jesus. Tayo, naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon na baguhin ang kalagayan natin in a personal level saka in a collective level bilang isang bansa, no? Tanganan natin yung pag-asang yun na may magagawa tayo dahil ini-embody natin ang mission ni Jesus, no? Pag sinabing embodiment, parang the Spirit of the Lord to heal the brokenhearted, to set the captives free, palayain ang mga nakakulong, yan yung mission ni Jesus at yan yung ini-embody natin. Ginagawa natin yung kung ano yung mission na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Gawin natin yun, mga migranteng Pilipino. Itong mga migrante, tayong mga migrante, nakatungtong yung isang paa natin dito sa Canada. At the same time, nakatungtong yung isang paa natin sa Pilipinas. So yung reality doon, at yung reality dito, napagsasabay natin, nako-comprehend natin. Ganyan tayo kagaling bilang mga migrante. We live in two different worlds at the same time. At isa rin yung gift, no? Kasi kapag concerned ka sa nangyayari sa Pilipinas, nare-relate mo siya sa nangyayari dito. So, huwag tayong tumigil na maapektuhan ng mga nangyayari sa Pilipinas. At the same time, we feel powerless dahil mag-isa lang tayo minsan, no? Kaya sumali tayo dun sa mga organisasyong Pilipino na ang hangarin ay mas maayos na Pilipinas, no? Kasi hindi natin to kayang mag-isa. Hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas ng mag-isa. Kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng
mga organisasyon, politika, political organization na magkoconsolidate ng mga hinaing natin. At siya yung maghaharap bilang organisasyon doon sa mga kinauukulan. Kaya tayo mga migranteng Pilipino, alam natin kung ano yung mas maganda kasi nararanasin natin dito. Gawin natin yun sa Pilipinas. I-embody natin ito, yung mission ni Jesus sa pamamagitan ng pagiging united sa ibang mga Pilipino na naghahanga din ng ganitong hadikain. Maraming salamat, Pastor Ariel, for taking this time to speak with us today. I really appreciate the way that you said na yung kung ano yung mission ni Jesus, yun din yung mission natin. Maraming salamat sa inyong oras at Merry Christmas! Sure! Merry Christmas, everyone! Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at maraming salamat din kay Pastor Ariel na naghatid sa atin ng fresh na perspective sa Pinoy Tayo or Pinoy Talakayan at Usapan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Interesado ba kayo maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina, sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. At ito rin ang last episode para sa taong ito. Maraming salamat sa mga taga-subaybay. At see you next year, 2024. Ang unang episode po ng Radyo Migrante sa 2024 ay sa January 7. So abangan niyo po ang aming episode that week na kung saan pag-uusapan natin kung ano ang kahalagahan at papel ng edukasyon para sa mga kabataan at pati na rin sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat sa pakikinig, mga karadming. Muli, ako si Jules. At isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. We wish you less stress and a better life sa darating na taon. Happy New Year sa inyo at padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Ariel Siagan, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino. At higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Maraming salamat po. Bago matapos ang huling show natin para sa taong 2023, handog namin sa inyo ang isang espesyal na rendisyon ng kantang Silent Night na naghahatid ng mga panawagan para sa Palestine na maatim nila ang kapayapaang base sa hustisya, iangat ang siege sa Gaza at tunay na kalayaan para sa mga Palestino. Itong rendisyon ay kinanta ng ating mga mapagmahal na kababayang Pilipino na nais ipagtibay ang kanilang pagkakaisa sa pakikibaka ng mga Palestino. Lalo na po ngayong araw ng Pasko. Pakinggan po natin. The sea.